May napipisil na po ba kayo na maging kalihim ng Department of Agriculture? Yun na lang po yung natitirang bakante na wala tayong leader. Marami, tinatanong ko sa kanila lahat. Kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-secretary. Ayaw kong palisin eh. So hanggat matapos, well, we have, you know, the truth of the matter is that we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. So iniisa-isa natin yan. The problem had been was during the beginning of this year ay naging crisis lahat ng food supply, food prices, lahat by fertilizer prices, etc. Kaya napakalaking bagay nitong donation na ginawa na binigay sa atin ng China. At yun, we were just trying to put up emergency measures para naman mabigyan natin ng konting tulong at suporta ang ating mga magsasaka. Ngayon, na more or less the prices of the agricultural commodities are beginning to stabilize. Now we are going to make the structural changes that are important to increase production, number one, to ensure the food supply of the Philippines, not only rice, but also corn, also fisheries, also livestock. So yan ang ating mga ginagawa ngayon para naman hindi na tayo umabot sa crisis na sitwasyon kagaya ng dadatnan natin after the pandemic. Kaya ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as the DA secretary. Thank you, sir. Thank you.